commencement exercises of the High School Department of the General De Jesus College this school year 2014 to 2015. Leading the processional march is the Grand Marshal, followed by the candidates for graduation, accompanied by their parents.
Ladies and gentlemen, let us welcome the members of the honor roll this school year 2014 to 2015. Accompanying them are their parents. Ladies and gentlemen, let us welcome the advisors of the graduating class. Thank you.
Ladies and gentlemen, let us welcome the department heads. President of the General De Jesus College Federated Parents, Teachers, and Community Association, Mrs. Rodimin F. Fernando. And let us welcome the Vice President of the General De Jesus Academy Alumni Association Incorporated, Retired Colonel Jacinto S. Pinuya. Entrance of the tri-symbol bearers. Welcome the College Registrar, Dr. Bernadette O. Gallardo. The Assistant Principal, Mrs. Julieta P. Gala. And let us welcome the Principal of the High School Department, Mrs. Arlene S. Garcia. At this point, let us welcome the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina. The Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno. Thank you.
I hereby declare the 69th commencement exercises of the High School Department of the General de Sos College open. Ladies and gentlemen, please rise for the entrance and the presentation of the national and the college scholars. We shall now start our ceremony with the lighting of the candle by Mrs. Josephine N. Samonte, mother of our second honorable mention. This will be followed by an invocation to be led by Caroline N. Samonte, second honorable mention. Immediately following is the community singing of Lupang Hinirang. Thank you.
Maliban sa mga candidates for graduation, ang lahat ay maaari nang maupo. At this point, the members of the graduating class would like to welcome everybody by singing the commencement march. Ating butihing Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno. Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina. College Registrar, Dr. Bernadette O. Gallardo. High School Principal, Mrs. Arlene S. Garcia. Assistant High School Principal, Mrs. Julieta P. Galang. Sa mga department heads, teachers and staff, mga magulang, kaklase, kaibigan, kapwa magsisipagtapos, at mga panauhin, isang magandang hapon sa inyong lahat. Isang kahanga-hangang katangian nating mga Pilipino ay ang mataas na pagpapahalaga natin sa edukasyon. Sa katunayan, ambisyon ng bawat magulang na Pilipino ang makita ang kanilang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral. At sa mga sandaling ito, walang dudang nakapinta sa mukha ng mga magulang natin ang sobrang kaligayahan. Ngayong nalalaman nilang nagbunga ng higit pa sa ginto ang kanilang mga pagsisikap.
Gaya na sinabi ng Amerikano si Malcolm X, education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Napakahalaga ng edukasyon sa kabataan para makamit ang kanilang magandang bukas. Natutunan ko kay Sagani sa nobelang El Filibusterismo na kalikasan ng tao ang magnasa na matuto. Dahil kapag siya'y mangmang, siya'y pinagtatawanan, nilalait, inaapi. Ang realidad ng buhay ay malupit at puno ng pagsubok. Kaya gamitin natin ang edukasyon para mapagtagumpayan natin ang masalimuot na pakikibaka natin sa buhay, para makabuo tayo ng mahusay na desisyon, para mahanapan natin ng pinakamagandang solusyon ang mga problema, at para malaman natin kung ano makakabuti at ang hindi. Tayo na rin, mga kabataan, ang inaasahan ng ating mga nakatatanda sa amin na mga kaalaman, na mga kaisipan, mga aral na habang buhay na namin dadalhin sa inaharap. At salamat po sa mahabang pasensyang inilaan ninyo sa amin para lang kami ay maturuan. Maraming salamat din sa mga kaklase at kaibigan, sa suporta na binibigay natin sa isa't isa, at sa pagbuo natin na mga masasayang alaalang babaunin na natin sa panibagong paglalakbay. Salamat, at sama-sama natin sinapit ang maligayang araw ng pagtatapos. At higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang aking mga magulang. Ma, Papa, maraming salamat po sa pagsisikap ninyo sa amin para lang kami ay mapag-aral, sa paghahanda ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, at sa paggabay na ibinibigay ninyo sa amin. At lahat ng tagumpay ko na ito, inaalay ko sa inyo. At higit sa lahat, huwag din natin kalimutang pasalamatan ang Diyos. Siya ang takbuhan natin kapag tayo ay may problema. Lagi niya tayong tinutulungan kapag hiningi natin ang kalinga niya. Huwag sana natin kalimutan na lahat ng biyayang tinatamasa natin ngayon ay galing sa Kanya. Para naman sa ating mga magsisipagtapos, ngayon ay matatapos na ang ating high school life. And now, to give her valedictory address, let us welcome this year's class valedictorian, Katrina Ann S. Nagayo. Sa ating Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno, Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina. Sa ating High School Principal, Mrs. Arlene S. Garcia. Assistant High School Principal, Mrs. Julieta P. Galang. College Registrar, Dr. Bernadette O. Gallardo. President of GJAA, Colonel Jacinto Pinuya. President of PPCA, Ms. Rodemin Fernando. Mga guro, mga panauhin, mga magulang, mga kapwa ko magsisipag tapos, mga kamag-aral at kaibigan, magandang hapon.
graduation. Asahan po ninyo na ito ay aming isa sa buhay at magiging gabay tungo sa aming tagumpay. Nais ko rin pong pasalamatan lahat ng taong tumulong sa akin sa aking unti-unting pag-abot sa aking mga pangarap. Sa aking mga kamag-aral at mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng masasayang alaalang ating pinagsaluhan. Gayun din sa ating mga pagtutulungan sa paggawa ng ating mga takdang aralin at mga proyektong pampaaralan. Sa aking mga kapwa magsisipagtapos, ngayon ang huling araw ng ating pananatili sa ating mahal na paaralan. Tayo ay lilisan upang humanap ng mas mataas na antas ng karunungan. Naniniwala ako, naghanap tayong naihanda ng General De Jesus College sa pagtungtong natin sa kolehiyo, na kayang makipagsabayan hindi lamang sa mga paaralan sa ating probinsya, bagkus ay sa mga tanyag na universidad sa Maynila. Sa tulong ng magandang edukasyon at ating marubdob na pagsisikap, kaakibat ang taos-pusong pananampalataya sa poong may kapal, walang imposible sa ating mga hikain. Ating kakampin ang magandang bukas at tagumpay na ating pinapangarap. Muli po, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat. Next is the tri-symbol ceremony. This is the transfer of the college symbols from the seniors to the juniors. The star from Jonathan Limwell B. Malyare, third honorable mention, to Vincent Morley R. Tolentino. The torch from Michelle G. Ignacio, fourth honorable mention, to John Patricia Lin B. Usita. And the book from Kim Allison G. Mauricio, fifth honorable mention, to Alminia B. Murillo. Singing of the GJC hymn follows immediately. Pumupas ang kinang itanghal sa lahat ng maging patnubay. Tanggapin mo ito ng buong paggalang. Iyong ipangakong hindi dudungisan. Laging isaisip, mahal na general, gawing inspirasyon sa landas ng buhay. Isang karangalan na aking tanggapin sa gisag na itong aming mamahalin. Kayo ay umasang lahat ng habilin, hindi malilimot at aming susundin. Ang bituing ito'y lalaging makinang, pagkaganyang ningning hindi tutungisan. Nangangako kaming ito'y babantayan.
upang di maglaho ang ningning na taglay. Sa inyong paglisan, kayo'y tatanglawan ng bituing itong sa aming iiwan. Nawa ay marating hangat na tagumpay nang lalong tumingkat ang talang makinang. Ang sulo na ito'y laging pagningasin upang maging tanglaw sa gitna ng dilim. Ang liwanag niya'y huwag papatayin, huwag pabayaang maglaho ang ningning. Ang apoy ng suloy lalaging makinang kapag ginatungan ng dunong na yaman. Maglalaho ito kapag tinabunan ng masamang isip at pusong gahaman. Ang iyong pangambay, pawiin ng ganap. Di maglalaho ang kanyang liwanag. Aming iingatan sa lahat ng oras upang kahit saan inyong mapagmalas. Kung ang sulong ito'y inyong iningatan upang di maglaho ang ningas na taglay, magtiwala kayong hanggang kamatayan, aming sisinupin laging babantayan. Sa inyong pag-alis ang aming dalangin, liwanag ng sulo kayo ay akayin upang makamit nyo ang mga mithiin sa anumang landas na inyong tahakin. Hoy, wala nang kapantay, kanyang naituwid nga maling buhay, kanyang napalinis maruming isipan. Mahalin mo ito, huwag iwawaglit, mga gintong aral, laging isaisip. Ito'y kaibigang hindi nagnanais na ika'y lumasap ng ditang mapait. Kami umaasang inyong mamahalin sa gisag na itong aking isasalin. Sa inyong pagtanggap ang aking dalangin, gamiting mahusay at pakasinupin. Buong kagalakang aking tatanggapin itong kayamanan na inyong habilin. Huwag kang mangamba, aming mamahalin. Ang aklat na itong kay inambasahin. Sa gisag na ito'y aming gagamitin upang mapanuto ang aming landasin. Hindi iwawaglit, lalagi sa piling at magiging ilaw sa mga mithiin. Salamat sa inyo, mga kaibigan, sa handog na itong di mapapantayan. Ang tanging pabaon sa inyong paglisan ay ang... Thank you.
This time, let us listen to the parting words of our first honorable mention, Elaine Ann I. Gabriel. Pamamaalam, bayaang bigkasin ng pusong mapanglaw. Ngayon ko nadama itong pagmamahal na sa aking puso'y waring bumubukal. Sa lahat ng aking mga kaibigan at mga kasama sa silid-aralan, ang nais ko sana'y huwag nang dumatal ang sandaling ito ng paghihiwalay. Ngunit ang panahon di maghihintay, dapat na harapin ng buong tiwasay. Sa mga kasamang dito'y maiiwan, sa puso't sa diwa kayo'y nakakintal, at sa mga gurong aming naging gabay, alaala ninyo'y di malilimutan. Mga gintong aral na inyong hinasik, magiging patnubay sa aming pag-alis. Sa lahat ng ito, tanging ipapalit ay ang pasalamat na bukal sa dibdib. Paalam sa iyo, aming paaralan, aalis na kaming sa'yo'y nagmamahal. Saan man humantong,
And now, the principal, Mrs. Arlene S. Garcia, will present and request for confirmation of graduation. Immediately following is the confirmation of the graduates by the Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno. Madam Senior Vice President for Academic Affairs, Dr. Josefina P. Magno, I have the honor to present to you. Laws of the Republic of the Philippines, I hereby declare you graduates of the secondary course. Tassels to the right. Congratulations, graduates, and to your parents as well. Sa kadahilanan po ng ating pangulo ng kolehiyo ay hindi naka-attend dito sa atin ngayong oras na ito o ngayong araw na ito sa inyong graduation dahil sa siya ay may sakit. Pero nung pong kami ay dumalaw sa kanya last week ay sinabi niya sa akin na please read my letter to them. And the letter goes this way. Dear graduates, I deeply regret I cannot be with you today on the occasion of your 69th commencement exercises as I am still recuperating from my sickness. However, let me assure you, dear graduates, God grants you knowledge, wisdom, strength, and compassion that you may be able to fulfill all your goals. May He also give you enough courage to resist temptations that can take you away from your studies and hinder your success. College life entails greater responsibility. School graduates, mabuhay kayo, aking mga anak. Is under the sun. Truly yours, Dr. Noemi A. Villanueva, President. Thank you. Next is the distribution of diplomas. We shall start with the girls. Start with, we have Abad Santos, Princess Jaylin N. Abe Regea John D. Achaso Abigail C. Aquino Paula May S. Azarcon Eliza S. Balahaja Dancel Grace C.
Vice President for Administration, Mr. Ricardo Messina. Vice President for Finance, Mr. Roberto Rojas. College Registrar, Dr. Bernadette Gagliard. Madam yep. President, mga Dean, Dr. Noemi Villareva, Dr. Cristina Ravela. Dr. Romeo Villar, Mr. Jeffrey Franco, mga department head, Vice President for Academic Affairs, mga guro, Dr. Josefina Magno, mga panauhin, at mga kapwa Vice ako President for Administration, isang magandang gabi sa inyong lahat. Vice President for Finance, Mr. Roberto Rojas, hayaan niyo hawakan College ko na lang Registrar. Ang pagpapalaki at pagpapaaral sa anak ay maitutulad natin sa pagtatanim ng palay Dr. ng isang magsasaka. Nagsisimula ito sa maliit na butil. Unti-unti. Madam yep. President, mga Dean, Dr. Noemi Villareva, Cristina Ravela, habang inaalagaan na magsasaka hanggang sa ito ay magbunga. Dr. Romeo Villar. Ngunit bago dumating ang panahon ng Mr. anihan, Jeffrey Franco, alam mga department head, Vice President for Academic Affairs, mga naman guro, nating lahat Dr. na mga magulang, maraming kailangan pagdaan ng paghihirap ang magsasaka. Kinakailangan muna niyang araruin. Ang bukid Madam na pagtataniman Senior sa butil. Vice President for Academic Affairs, tiyakin na Dr. may sapat Josefina na P. Magno, I have the honor to present to you pataba, and request for the confirmation of graduation of the 331 members of the graduating class who have satisfactorily completed all the requirements of the Department of Education. By tayo, mga kapwa ko magsisipagtapos, ang mga binhi, by the Board of Directors of General De Jesus College, the Department of Education, the laws of the Republic of the Philippines, are hereby declare you liit na butil na inalagaan ng ating mga magulang. Tassels to the right. Hindi biro ang congratulations, graduates, and to pinagdaanan your parents ng ating as mga well. Nanay at mga tatay, mapagtapos
lamang tayo sa kolehiyo. Gaya na magsasaka, kinakailangan din nilang magbanat. Sa kadahilanan po ng ating pangulo ng kolehiyo, ng buto, magpatulo ng pawis, luha dito sa atin ngayong oras na ito o ngayong araw na ito sa inyong graduation dahil sa siya ay may sakit. Pero pati dugo kung kinakailangan, mapag-aral lamang ay, tayo sa isang respetadong kolehiyo upang tiyak my letter to them. And the letter goes this way. Dear graduates, I deeply regret ang ating magiging magandang kinabukasan. At dito nga sa General De Jesus College, pili ng ating mga magulang na ipagkatiwala ang ating edukasyon. God grants you knowledge, dito tayo ipinunla ng ating mga magulang sapagkat tiwala sila na sa loob ng mahabang panahon. May He also give you enough courage to resist temptations ay nilinga that can take you away from your studies at pinagyaman ng mauhusay na guro at pamunuan ang paaralang ito. Sila ang ating mga school graduates. Guro, mabuhay kayo, ang nagsisilbing pataba na nagdudulot ng kaalaman para sa ating mga mag-aaral. Next is the distribution of diplomas. Ito na ang panahon ng this anihan. This will be done by the senior vice maraming president taon nagsikap, to be assisted by the vice president for administration and the principal. Names will be read by the registrar, Dr. Bernadette O. Gallardo, Buyat, the assistant principal, Mrs. Julieta P. Gala, assignment, and the high school guidance counselor, Mrs. Maricel A. Lagman. Nag-review para sa quiz at nagsunog ng kilay. Kilay para sa araw na ito. Mga batchmates, batch. We shall start with the girls. Start with, we have Abad Santos, Princess Jaylin N. Abe Regea John D. Achaso Abigail C. Alburo Denise Nicole D. Anyayahan Noeli L. Anzures CJ P. Aquino Paula May S. Azarcon Eliza S. Balahadja Dancel Grace C.
Madam President, Dr. Noemi Villareva. Vice President for Academic Affairs, Dr. Josefina Magno. Vice President for Administration, Mr. Ricardo Messina. Vice President for Finance, Mr. Roberto Rojas. College Registrar, Dr. Bernadette Gagliardo. Madam President, mga Dean, Dr. Noemi Villareva, Dr. Cristina Ravela, Dr. Romeo Villar, Mr. Jeffrey Franco, mga Department Head, Vice President for Academic Affairs, mga Guro, Dr. Josefina Magno, mga panauhin at mga kapwa Vice ko President for Administration, isang magandang gabi sa inyong lahat. Vice President for Finance, Mr. Roberto Rojas. Hayaan niyo hawakan ko na lang Registrar. Microphone. Ang pagpapalaki at pagpapaaral sa anak ay maitutulad natin sa pagtatanim ng palay Dr. ng isang magsasaka. Nagsisimula ito sa maliit na butil. Unti-unti. Madam President, mga Dean, Dr. Noemi Villareva, Cristina Ravela, habang inaalagaan na magsasaka hanggang sa ito ay magbunga. Dr. Romeo Villar, ngunit bago dumating ang panahon ng Mr. anihan, Jeffrey Franco, alam mga Department Head, Vice President for Academic Affairs, mga naman guro, nating lahat Dr. na Josefina mga magulang, maraming kailangan pagdaan ng paghihirap ang magsasaka. Kinakailangan muna niyang araruin. Ang bukid Madam na pagtataniman Senior sa butil. Madam Senior Vice President for Academic Affairs, tiyakin na Dr. may sapat Josefina na P. Magno, I have the honor to present to you pataba, and request for the confirmation of graduation of the 331 members of the graduating class who have satisfactorily completed all the requirements of the Department of Education. By tayo, mga kapwa ko magsisipagtapos, vested upon me, ang mga binhi, by the Board of Directors of General
Justin Yen C. De La Cruz Chris Adrian D. De La Cruz Lance Jolo D. Diego Darwin Christopher D. Domingo Clayton John M. Doragos Hans Nikeon E. Elipane Mark Erickson N. Empainado John Carlo D. Encarnacion Anyar C. Enriquez Mark Donovan S. Estonilo Daniel James D. Faeldin Nerio A. Feliciano Edlu G. Flores Ron Jairus C. Francisco John Samuel E. Francisco Roman Kyle T. Franco Brian Lance V. Franco Mark Aaron S. Franco Michael Joshua R. Galang Emil John B. Galang Ray Angelo G. Gairon Van Harvey R. Jimenez Joseph John Jason P. Hoson John Paulo T. Lagrata Rainiel I. Labus Thomas John P. Lerum Carl Angelo B. Yorando Mark Matthew G. Lopez Bale Vincent F. Magno Kelvin D. Magno Alexis Emmanuel R. Magdalas Bryle M. Malang Jerry I. Maliare Jonathan Lemuel B. Manalastas JV O. M. Marinas Stephen Krenz L. Martin Paul Alexis E. Mateo Mark Jerome G. Miranda Mike Angelo R.
Moises Lester Dane L. Molina Marlu D. Monsayak Jeremy B. Nuke Angelo Y. Ocampo Christian Earl P. Ogalesco David Alan G. Ong Terence Christian S. Pablo John Carlos S. Pablo John Henry T. Padilla Theodore E. Padua John Kenneth N. Pangilinan Mark Arwin C. Paraiso Daniel J. Pascual Darwin G. Pascual Wendell B. Perez John Edward M. Policarpio Maverick Andre A. Ketua John Rick P. Reyes Allen M. Rojas Kevin L. Santi Ian Lemuel M. Santiago Arnel C. Santos Carlos Miguel C. Simbulan Denmark V. Son Ken Edward L. Soto Amferni P. Santa Ines Ismael John M. Tavares John Bryl D. Velarde Mark Kelvin T. Vicencio John Patrick F. This time, the principal will present the honor graduates.
Dr. Josefina P. Magno, ladies and gentlemen, I have the honor to present to you the members of the honor roll this school year. Starting with our 8th honorable mention, Lihani Marie C. Ponte. Our 7th honorable mention, Camille N. Flores. Sixth honorable mention, Lois Christian F. Domingo. And our class valedictorian, Katrina Ann S. Nagayo. There you have them, ladies and gentlemen, the cream of the crop this school year 2014-2015. Next is the awarding of medals to the special awardees. This will be done by the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina, to be assisted by the Principal, Mrs. Arlene S. Garcia, and the Acting Head of the High School Student Personnel Services, Ms. Abigail L. Fortunato. The first set of medals will be given to the winners of the different competitions joined by the school. First, let us have the winners in the Nueva Ecija Private Secondary School Administrators Association or NEPRISA Sports Festival Congressional District 4 level. Starting with Azel Marie B. Castro, champion, table tennis singles. Raymond Jane C. Lemense, champion, badminton singles. Katrina Ann S. Nagayo, champion, badminton doubles. Krisha May E. Nieto, second place, table tennis singles. Champion volleyball girls, Princess Jaylene N. Abad Santos, Joneska Rose Bundalian, Sophia Janzel M. Castro, Krisha Joy I. Dumayas, and Leia Antoinette C. Reyes. Jomar Q. Almario, second place, badminton singles. Christian Matthew B. Balao, second place, chess. Frank Vincent T. Carino, champion, badminton doubles. Renz Janelle H. Maniego, champion, badminton singles. Christian Earl P. Ocampo, third place, chess. John Marcel V. De Guzman and Arnel C. Ignacio, second place, basketball. Mm-hmm.
reserve the champion volleyball boys, Brian Joshua D. Cunanan, Michael Joshua R. Franco, Brile M. Magtalas, Mark Jerome G. Mateo, and John Kenneth N. Padua. Let us now have the winners in the NAPRISA Academic Olympiad City 4 and Division Levels, Metro Bank MTAP Math Challenge City 4 and Division Levels, and Secondary Schools Press Conference City 4 Division and Regional Levels. Starting with Lois Christian F. Domingo, third place, NAPRISA Academic Olympiad English Category City 4 Level, and fourth place in the Division Level. Fritchi Erica V. Marcelo, third place, City 4 Schools Press Conference in Radio Broadcasting English. Nicole Angela O. Castrense, Sofia Janzel M. Castro, Krisha Joy I. Dumayas, and Brian Lance V. Franco. Association of Philippine Private Schools Administrators. And second place in APSAM Sabayang Pagbigkas. Next is Regine D. Serrano, third place in City 4 Schools Press Conference Radio Broadcasting English, and fifth place in the Division Schools Press Conference Best Infomercial Radio Broadcasting English, and second place in APSAM Sabayang Pagbigkas. Jonathan Limwell B. Malyare, third place, City 4 Schools Press Conference, Radio Broadcasting English. Third and Paul Alexis T. Martin. Press Conference, Science and Health Writing Filipino, and champion in the NAPRISA Academic Olympiad Science Category, City 4 and Division Dance Competition. Next is Christian Matthew B. Next is Ryan Joshua D. Cunanan, third place, City 4 Schools Press Conference, Radio Broadcasting English. Loyalty awardees, please get ready. Next is Katrina Ann S. Nagayo, champion, NAPRISA Academic Olympiad Math Category, City 4 and Division Levels. She will also be awarded for being the champion in the Metro Bank MTAP Math Challenge City 4 Level and first runner-up in the Division Level. Another medal for Katrina Ann for being the champion in the City 4 Schools Press Conference News Writing English. She Alpino Paula May S. Bernardo Janine Claire F. Cabig Camille Ann Salve T. Kaimo Amira Ray V. Cristobal Yulika C. Thank you.
Adulio Mariela I. Quintana Kimberly L. Ramirez Shinwi Latifa C. Ramos Ira Camille J. Reyes Dayan C. Ivana F. Emila Vernice B. Tylo Nikki Beatriz G. Torres Germaine B. Villar Camila Patrice H. Christopher D. Doragos Hans Nikhail E. Elipa Our next set of medals awarded by the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina, and MAPE and Sports Coordinator, Mr. Jesse Castañeda. They are the Athletes of the Year. Starting with Princess Jaylene N. Abad Santos, Joneska Rose Bundalian, Azel Marie B. Castro, Sophia Janzel M. Castro, Krisha Joy I. Dumayas. Raymond Jane C. Lemense, Katrina Ann S. Nagayo, Leia Antoinette C. Reyes, Frank Vincent T. Carino, Ryan Joshua D. Conanan. Joshua R. Franco, Brile M. Magtalas, Renz Janelle H. Maniego, Mark Jerome G. Mateo, and John Kenneth N. Padua. And she is Katrina Ann S. Nagayo. She will be awarded by the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina.
Our leadership awardee is Lenny G. Nepomuceno. She will be awarded by the Vice President for Administration. Co-curricular activities. This will be done by the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina, to be assisted by Mrs. Arlene S. Garcia. Our best in co-curricular activities is Katrina Ann S. Nagayo. Another medal for Katrina Ann S. Nagayo for being the best in academics this school year 2014 to 2015. She will be awarded by the Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno. Of medals will be awarded to the honor graduates by the senior vice president to be assisted by the principal. Names will be called by the head of the Filipino department and honor section advisor, Mrs. Leilani E. Castro. Ladies and gentlemen, let us have the awarding of medals to the honor graduates. Starting with the 8th honorable mention, Lehani Marie C. Ponte. Seventh honorable mention, Camille N. Flores. Sixth honorable mention, Lois Christian F. Domingo. Honorable mention, Kim Allison G. Mauricio. Fourth honorable mention, Michelle G. Ignacio. Third honorable mention, Jonathan Limwell B. Malyare.
second honorable mention, Carol Lynn N. Samonte. First honorable mention, Elaine Ann I. Gabriel. Salutatorian, Christian Matthew B. Balao. Valedictorian, Katrina Ann S. Nagayo. The awarding of Federated Parents, Teachers, and Community Association Medals of Excellence to the top two graduates of Class 2015. They will be awarded by none other than the President of the GJC FPTCA, Mrs. Rodamine F. Fernando. The first recipient is our Class Salutatorian, Christian Matthew B. Balao. Is our class valedictorian, Katrina Ann S. Nagayo. Recognition and appreciation to the parents or guardians of the honor graduates, certificates of recognition will be awarded to them by the Senior Vice President and Vice President for Administration. The citation, as well as the names of the honorees, will be read and called respectively by the principal.
General de Jesus College, San Isidro, Nueva Ecija, awards this Certificate of Recognition to Mr. Nemesio L. Ponte and Mrs. Delilah C. Ponte for nurturing their child, Lehani Marie C. Ponte, 8th Honorable Mention. Si Mami Daddy. Another Certificate of Recognition is awarded to Engineer Hermogenes J. Flores and Mrs. Jesusa N. Flores for nurturing their child, Camille N. Flores, 7th Honorable Mention. Another Certificate of Recognition is awarded to Mr. Luisito A. Domingo and Mrs. Donna Jean F. Domingo for nurturing their child, Luis Christian F. Domingo, 6th Honorable Mention. A Certificate of Recognition is awarded to Mr. Kenneth G. Mauricio and Mrs. Anthony Joy G. Mauricio for nurturing their child, Kim Allison G. Mauricio, 5th Honorable Mention. Recognition is awarded to Mr. Macario A. Ignacio and Mrs. Guadalupe G. Ignacio for nurturing their child, Michelle G. Ignacio, 4th Honorable Mention. Certificate of Recognition is awarded to Mr. Federico G. Malyare and Mrs. Maria Rosario B. Malyare for nurturing their child, Jonathan Limwell B. Malyare, 3rd Honorable Mention. A Certificate of Recognition is awarded to Mr. Ronnie M. Samonte and Mrs. Josephine N. Samonte for nurturing their child, Carol Lynn N. Samonte, 2nd Honorable Mention. Matthew B. Balao, Salutatorian. And last, a Certificate of Recognition is awarded to Engineer Joselito P. Nagayo and Mrs. Joanne S. Nagayo for nurturing their child, Katrina Ann S. Nagayo, valedictorian of Class 2015 in a home environment where opportunities for learning are well attended to and the goals of education are reinforced by parents who are role models to their children, given this 27th day of March 2015 at the General De Jesus College. Signed, Mrs. Arlene Garcia, Dr. Josefina P. Magno, Vice President, Senior Vice President for Academics, and Dr. to the members of the faculty who have served the school for 20 to 40 years. They will be awarded by the Senior Vice President, Dr. Josefina P. Magno. The citation will be read by the Vice President for Administration, Mr. Ricardo P. Messina.
General de Jesus College, San Isidro Nueva Ecija, awards this certificate of appreciation to Mr. Rosendo B. Nepomuceno. In recognition of his unwavering commitment, zealous dedication, and loyal service to the institution and to the students of the General de Jesus College for 30 years. Given this 27th day of March 2015 at the General de Jesus College, San Isidro Nueva Ecija, during the 69th commencement exercises of the high school department. Signed, Noemi A. Villanueva, PhD, President. And this certificate of appreciation is with this envelope. Congratulations, Mr. Nepomuceno. Certificate of Appreciation. Time is an intermission from grade 9 students for the graduating class. The song Reach for the Sky will be sung by Jane Rose M. Ortiz Luis and will be interpreted by Kaylin Alexandra C. Bulanan. Let us give them a big round of applause. Spirit down.
for the sky. Dream and aim high. I won't let anybody turn my spirit down. Whatever it takes, I'll stand on my faith. I'll never stop until I reach the sky. I will reach for the sky. Dream and aim high. I won't let anybody turn my spirit down. Whatever it takes, I'll stand on my faith. I'll never stop until I reach the sky. Once again, Jane Rose M. Ortiz Luis and Kaylin Alexandra C. Bulanan. The song Reach for the Sky tells you to set goals and reach for your dreams. Don't ever be afraid to dream too big because nothing is impossible. If you believe in yourself, you can reach for the sky. This time, graduates, reminisce all your memories with your classmates, friends, and teachers while watching a video presentation of your life at GJC. Journey, we are traveling the ocean. Our hearts are empty, but they're open to receive. We're all here for the same reason, and all here for the only notion, all here for a chance to share our love, our love. Remember, to leave each other, remember, please remember, the time we were together, even though we're far apart, I will keep you in my heart, I will never forget, I still remember. All smile when we think of the memories we made. We're all here for the same reason, and all here for the only notion, all here for a chance to share love. Remember, oh remember, we have to leave each other. Remember, please. Together, even though we're far apart, I will
Graduates, that video presentation is a proof that GJC really became your second home. Every corner of this institution has witnessed how you grew up. And as you begin another journey, may you bring all your learnings from this school. At this point, ladies and gentlemen, let us witness how our dear graduates express their gratitude to their parents. They have prepared something for them. Let us spend a few minutes to give way to this very special part.
Graduates, lagi ninyong tandaan na bawat luhang pumatak mula sa mata ng inyong mga magulang ngayong gabi ay simbolo ng kanilang kasiyahan. Dahil ang pagtatapos ninyo ng high school ay katuparan ng isa lamang sa marami nilang mga pangarap para sa inyo. Remember that without the inspiration, drive, and support your parents gave you, you might not be the person you are today. Remember what John F. Kennedy once said, "As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them." This time, our sixth honorable mention, Lois Christian F. Domingo, will lead the graduates for the Pledge of Loyalty to the Alma Mater. Natin ang ating kamay at sumunod sa aking sasabihin. Kami na magsisipagtapos ngayong taong ito ay taimtim na nangangako na lalagi kaming matapat sa aming paaralan. Nangangako din kami na hindi namin dudungisan ang kanyang marangal na pangalan. Nang sa gayon, kami ay kanyang ikarangal. Hindi lamang ngayon, kundi sa mga araw pang darating. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pagsasakatuparan ng mga pangakong ito. Graduates, please remain standing for the induction of Batch 2015 as new members of the General De Jesus Academy Alumni Association Incorporated. This will be led by the Vice President of the GJAAA, retired Colonel Jacinto S. Binuya. Please raise your right hands and repeat after me. Before God, men, and before all my co-alumni of General De Jesus College, now my beloved alma mater, state your name. I solemnly pledge ever to be grateful to all that this institution of learning has done for me, to show my gratitude, I commit myself not only to live a life worthy of its expectations, but also to share generously and unselfishly my talents, resources, and time now in the days to come for its continued existence, for its services to God and country. I shall always depend all its ideals and aims with humility but with firmness now and for always. So help me God. Congratulations, graduates. Yeah.
I hereby declare the 69th commencement exercises of the High School Department of the General de Sus Calades closed. Congratulations, graduates, and congratulations, dear parents. So, ladies and gentlemen, that ends our 69th graduation exercises of the High School Department of the General de Jesus College this school year 2014 to 2015. To the parents of the graduates, congratulations. To the graduates, congratulations, and we wish you the best of luck. To all the guests, thank you very much. Thank you very much.